Tagumpay pa rin kung ituring ng mga kontra sa RH law na yan ang desisyon na inilabas ng Korte Suprema. At para sa Simbahang Katoliko, tapos na ang kanilang laban dahil pinatabang daw ng korte ang pinalalabanan o yung kinokontra nilang batas. Nakatutok si Clay Delfin. Kung ang mga pro-reproductive health law naghiyawan at nag-iyakan sa galak ang mga anti-RH law, bagaman dismayado sa desisyon ng Korte Suprema na legal ang kontrobersyal na batas, panalo na rin daw dahil nakapaloob sa unconstitutional provision ang mga nais nilang matanggal sa batas. Ayon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, tanggap na raw nila ang desisyon ng Korte Suprema. There is the process. We respect the process. The greatest challenge of the Catholic Church continue to teach life and the sacredness of life and the sacredness of marriage and the sacredness of family. Sa kanilang statement, sinabi ng CBCP, kahit daw kinatigan ng Korte Suprema ang legalidad ng RH law, pinatabang daw nito ang batas. Pero pinalakas ang mga pobisyong mahalaga sa kaalamang pananampalataya, maging ng mga nagtatrabaho sa pamahalaan. Pinagtibay din daw nito ang laya ng mga magulang na maturuan ang kanilang mga anak. Bagaman magkasalungat daw ang kanilang paniniwala ng pro-RH sa issue, maaari pa rin daw silang magkatulungan para sa ikabubuti ng bansa. Nasa tao na raw kung tatanggapin nito ang turo ng simbahan. There are many Catholic faithful who are very selective in their belief. And I don't want to judge them. No? I cannot read their heart, but it's a sad thing. Dito sa Barangay Payatas, may batas man o wala, matagal na raw prioridad ang reproductive health program dito. Isa kasi ito sa mga most populated barangay sa Quezon City at karamihan sa mga pamilya rito umaasa lamang sa payak na kabuhayan na dulot ng sanitary landfill na nandito. Si Adelina, may apat na anak, nakakakuha ng libreng contraceptive pills sa health center. Pero nakakalimutan daw niya itong inumin minsan, kaya nabuntis uli. Hindi ko na dapat ito sundan. Hindi ko na kalain na ano. Bakit ayaw niyo sanang sundan? Ang hirap ang buhay. Pero paano yan? May baby kayo uli? Okay lang, kagayaan mo. Ayon kay Dr. Elmira Dizo ng Payatas B Health Center, itinuturo at binibigay nila ang parehong artificial at natural family planning methods sa mga mag-asawa. Pero hamon sa kanila na masigurong ginagamit ito ng mga ina. To the point na kailangan pa namin silang i-house to house just for them to have those pills. Hindi naman po sa ayaw nila. Wala lang silang time, ma'am. Ihahatid pa si panganay sa school sa morning. Magluluto pa, maglalaba pa, magluluto pa pang tanghali. Ang Department of Health o DOH natutuwa rin sa desisyon ng Korte Suprema. May pagpapatuloy na raw kasi nila ang pagtuturo sa mag-asawa ng responsible parenthood at pagbibigay ng impormasyon sa kabataan para iwas buntis. I wish they could even avoid sex act. Binibigyan lamang natin ng pagkakataon ang mga kababaihan ng sapat na paraan kung paano sila magplano ng kanilang pamilya. Claire Delfin, Nakatutok 24 Oras.